Last July, 1993, Universal Records launched a very promising group called Master Plan. Habang ginagawa ko ang istorya ng mga kinilala nating old school rappers dito sa Pilipinas, ay may isang grupo sila na madalas mabanggit kapag tinatanong ang patungkol sa kung sino ang naging roots nila bago sila mag-rap. At yan ang istorya ang ating pag-uusapan. The album Master Plan has achieved a Gold Record Award. Nagsimula ang lahat sa isang plano ng isang 17-year-old na graffiti artist at skater na nagngangalang Butch Velez at ang kanyang stage name na Tracer One. Siya ay isang balikbayang galing States na umuwi lamang ng Pilipinas upang bumisita sa kanyang ate na aktres dito sa Pilipinas. At sa kanyang pag-uwi dito ay kasalukuyan na nung gumagawa ng kanya-kanyang pangalan sa industriya sina Francis M., Andrew E. at Michael V. Dahil sa malapit din siya sa musika ay naisip niya na baka pwede niya rin itong subukan. At mula noon ay daladala niya ang pagnanais na ito hanggang makabalik ng Amerika. Dalawang taon na nakalipas ay sinubukan nila ito sa LA sa pamamagitan ng pagsushow at pakikisalamuha sa mga tropa nila na mahilig din sa hip-hop. Ngunit napagit niya na mahirap ito maisakatuparan sa States lalo kung kabilang ka sa Asian community. Kaya doon niya napag-isipan na bakit hindi nila ito subukan sa Pilipinas na siyang naging pangunahing plano taong 1990 na tinawag niya na Master Plan. Ang konsepto na balak dalhin ni Butch dito sa atin ay yung talagang kultura ng hip-hop na nasaksihan niya sa Amerika. Pagkat ang alam ng karamihang Pinoy sa atin ay rap lang ang tanging elemento nito. Kung kaya, sa konseptong nabanggit niya ay kinakailangan niya ang mga DJ at marunong sa b-boy. Sa unang planong yun, mga ka-street ay kasama niya ang kapwa Pinoy at kaibigan na bukod sa nagra-rap ay isa ring DJ na si Eric aka 4Eyes. Nakapwa niyang 19 na anyos lamang noong mga panahong yun. Nagsimula na rin sila sumulat ng kanta at gumawa ng mga demo bilang preparasyon sa bagong kabanata na tatahakin. Pagkatapos ng kanilang paghahanda ay inalok na niya si 4Eyes na magbalik bayan at siya na ang bahalang sumagot sa plane ticket ito. Dagdag pa niya na susubukan lang nila ito ng ilang buwan at kung hindi pala rin ay muli silang babalik sa Amerika. Kasalukuyang nasa koleyo noon si 4Eyes at ayon naman kay Tracer One, siya ay hinubog sa School of Hard Knocks at malayang gawin ang mga nais nito. Nung mabuo na ang plano at nalalapit na ang pag-alis nila ay siya namang hindi pag-ayon ng mga pagkakataon sapagkat ang mga magulang ni 4Eyes ay tumutol sa nasabing plano na nagresulta para sa unang kabiguan ni Butch at sa nasabing master plan. Hindi napigilan ang pangyayaring ito ang ating bida. Dahil buo na ang kanyang desisyon na magtatak ng pangalan sa Pilipinas at hindi ito bilang solo artist. Kung kaya, nagpatuloy siya na maghanap ng makakasama hanggang sa dumating ang isang araw nang marinig niya na may Pinoy skater na nagra-rap sa tambayan nila. Ito nga ay si Johnny Luna aka Type Slick na agad niyang kinausap at inilatag ang mga planong pag-uwi sa Pilipinas upang isagawa ang binabalak niyang pagtatayo ng kauna-unahang hip-hop group dito sa atin. Agad bumayag si Johnny sa kanyang alok at kasabay nun ay binigyan din siya ng basbas ng kanyang mga magulang dahilan para muling magkaroon ng pag-asa ang ating bida. September noon, taong 1991, lumapag ang ating mga bida dito sa Pilipinas na dala ang musikang rap na tiyak na bago sa pandinig ng mga Pilipino. At ayon pa kay Butch ay simula rin ito ng mahabang paglalakbay ng master plan. Malaki ang naging papel ng kanyang ate na si Vivian Velez na isang aktres dito sa atin para sa kanilang pagnanais na maging kauna-unahang hip-hop group na ang pyesa ay nakasalin sa Ingles at may impluensya ng West Coast rappers. Sa tulong ng kanyang koneksyon sa industriya ay nagawa niyang mabigyan ng pagkakataong makausap ng dalawa ang head ng Viva Records na si Boss Vic na siyang haligi ng mga matagumpay na artist magpasa ngayon. Matapos marinig ni Boss Vic ang kanilang demo ay nagbigay pa ito ng pwede nilang pangalan at isa na rin ay dinuguan dahil ayon daw kay Boss Vic ay pang-black daw ang tugtugan nila. Dagdag pa niya ay sinabihan sila na pwede sila maging sidekick ng nooy sikat na rapper na si Kuya Drew. Hindi pasok sa plano ni Butch ang naging usapan sa Viva kung kaya hindi nila itinuloy ang pagpupulsige dito. Kaya ang ginawa nila ay tumambay sa Heartbeat sa QC, isang club na ayon sa balita nila ay hip-hop ang tutugan. Sa pagkakataong yun ay dun pala nila makikilala ang tatlong DJ na sina Sonny Abad aka DJ Sonny, Lopi D. Guzman aka DJ Ouch at si Noel Macanaya aka DJ MOD na dati rin kasama ng ating master rapper. Naging madalas na magkakasama ang lima sa mga gigs at sa dikalaunan nga ay naging opisyal na miyembro na rin ang tatlong DJ bilang master plan na silang punong abala sa mga beats at production ng nasabing grupo.
hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon na makilala nila Butch at Johnny Luna si Bella Tan na isa sa head ng Universal Records Philippines. Noong mapakinggan nito, ang demo tape ng Masterplan ay binigyan sila ng kasunduan na kapag nakagawa sila ng kantang kaparehas ng style ng Rump Shaker ay pipirma na sila ng kontrata sa Universal Records. Tinanggap nila ang hamon at sa pag-uwi nga galing sa meeting ay nabuo nila ang hook ng Bring That Booty na siyang dahilan ng pagpirma nila sa nasabing major label taong 1992. Bring that booty over here, baby, bring that booty over here. 1993 naman, inirelease ang self-titled album nilang Masterplan na mayroong 8 tracks at kasama roon ang Bring That Booty na naging hit song nila kasabay ng Here We Are. At ang nasabing album ay bumenta agad ng lampas 20,000 na kopya dahilan para makuha ng Gold Award noong December 1993. Sa taong din yun, naging miyembro ng Masterplan si Johnny Crush na kasama pa rin niya magpasa hanggang ngayon. Taong 1994, muling nakapag-release ang Masterplan ng second album na may title na The Way of the Plan na naglalaman ng 17 track. At doon ay madalas kong pakinggan ang Rollin' in the Ride, The Way of the Plan at Irie. Ang nasabing album ay ginawadan din ng Gold Award noong June 1995. Itong dalawang album nga ng Masterplan, mga ka-Street ay parehas ding nakatanggap ng Platinum status. Pagkatapos nga ng matagumpay na album, ay nagbalik states muna si Butch at si Johnny para asikasuhin din ang personal nilang buhay at palawakin pa ang kalaman patungkol sa internet na siyang malaking tulong sa hinaharap. Taong 2000 na muli, nakapaglabas ng album ang Masterplan sa pangunguna ni Butch aka Tracer One at si Johnny Crush na may titulo na masterplan.com na promotion nila sa kabubuo lamang nilang website. At ito ay inilabas under na ng BGM at katatayo na label ni Francis M na Red Egg Records. Ang album na ito ay umabot din ng gold status. Nakasama rin ang Masterplan sa isang kanta sa album na Freeman 2 ni Francis Magalona na may titulong With Domination. Dagdag kaalaman lang mga ka-Street, sa kantang yon ay isinisigaw ni Francis M ang With Domination sa live recording nila habang itinatato sa kanyang likod ang Three Stars and the Sun. Ang Masterplan ay masasabi nating nagpa-evolve sa hip-hop scene nung kapanahunan nila dahil sa uri ng diskarte nila sa paggawa ng musika. At ito nga ay hinangaan at naging impluensya ng mga minahal nating old school rappers dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon ay aktibo pa rin si Butch at si Johnny Crush bilang Masterplan at nakapag-perform pa sa Wishbus USA at sa The Flip Top Festival. Tunay ngang malawak ang mundo ng hip-hop sa Pilipinas na ayon kay Master Rapper, lahat ay kasya. Kaya kahit ano pang klaseng estilo at lingwahe pa ang gamitin ng artist, basta Pinoy at makabuluhan ito, ay narapat lang na suportahan din ng kapwa Pinoy. Kaya saludo ako sa Masterplan na naglakas loob dalhin sa sariling bayan ang talento nila at ibahagi ito sa Pilipinas. Patunay lamang ito sa husay na taglay ng Pilipino.